Mga ka-showbiz, ang kanyang karera sa ABS-CBN ay patuloy na umuusad. Suportado ng pagmamahal at suporta na natatanggap niya mula sa kanyang mga tagahanga. Regular siyang nagpa-perform sa ASAP Natin To bilang isa sa bagong lahi ng mga awit ng variety show na co-host sa virtual reality show na Bida Star Singer at kakalabas pa lang ng kanyang unang self-pin single na Dalampasigan. Kamakailan lamang ay bumida sa music video ng singer-songwriter na si Angela Ken na It's Okay Not To Be Okay kasama ang kapwa PBB alumna na si Ian Rances. Si Angie ay miyembro din ng The Squad Plus at dati nang lumabas sa 2021 i1 TFC series na Unloving You at nag-render ng official nitong soundtrack na Keep On Coming Back. Kinanta niya ang buo para sa sering Marry Me Marry You at Don't Be Afraid para sa My Sunset Girl. I feel so blessed. Ako ay labis na naluluha sa lahat ng pagmamahal na ibinibigay sa akin. Lubos akong nagpapasalamat din sa Diyos na biniyayaan niya ako ng mga magaganda sa aking buhay. Pakiramdam ko, sobrang saya ko. I'm just living like in a dream again. Sinabi niya sa The Star sa isang eksklusibong panayam sa Zoom. She is gradually making her dreams turn into reality, which is her career goal as an artist, pero malayo pa ang lalakbayin ko at marami pa akong dapat matutunan. Dagdag pa nito. Ibinahagi pa niya ang kanyang newly dropped na track na Dalampasigan, bahagi ng fundraising campaign para sa mga biktima ng bagyong Odette at bilang pagpupugay sa kanyang minamahal na bayan na Siargao Island. Naalala niya kung paano ito nag-conceptualize habang nasa loob siya ng PBB house noong nakaraang taon. It was a rainy day sa bahay ni Kuya sa loob. Nabuo ko yung first part ng chorus, wala pa yung Bisaya part at the very end of the chorus. Patuloy lang ako sa pagkanta nito sa isip ko. Sa tuwing pupunta ako sa banyo para maghugas ng mukha, patuloy ko itong kinakanta. And every time na I'd get to be alone sa room, every time na patulog ako, I would sing it. There was something about this song na patuloy ko lang kinakanta, so kailangan ko talagang tapusin. Tinulungan siya ng mga housemate niya sa lyrics noong una, pero binago niya ang mga salita sa Bisaya para mas maging personal. Sa tuwing maririnig niya ang kanta, nagbabalik ito ng magandang alaala sa kanyang bayan at sa kanyang pamilya, lalo na noong panahong kumpleto pa sila bago mawala ang kanyang ama. Si Angie, na binansagan sa PBB bilang The Singing Sweetheart of Siargao, ay nagkaroon din ng pagkakataon na makipag-usap sa puso sa kanyang ina at nagbukas tungkol sa kanyang ama. Kasi there was a time din na I never opened up to my mom about that or what I feel. Kasi alam ko na marami siyang problema tapos ayoko nang dumagdag pa. Gayunpaman, sa kanyang pananatili sa PBB house, binigyan siya ng pagkakataon ni Kuya na pag-usapan ito. I never told my mom how much it affected me when my dad was gone. Kung gaano ko katagal dinadala ang sakit mula noong maliit ako at hindi ko sinabi sa kanya dahil alam ko na naghihirap din siya. Buti na lang may heart-to-heart talk tayo and because of that, naging stronger yung bond namin. Nagpapasalamat ang actress, singer at ngayon ay host na sa mga break na binibigay sa kanya ng ABS-CBN at Star Magic. Kung mabibigyan ng pagkakataon, gusto niyang maging bahagi ng isang teleserye at gumawa ng romantic comedy, drama at horror genre film project. Kabilang sina Ann Curtis, Daniel Padilla, Catherine Bernardo, Liza Soberano at Enrique Hill sa kanyang mga idolo sa pag-arte. Open din siya sa pagkakaroon ng on-screen partner. Sa totoo lang po, kung ano yung ibibigay po sa akin ng management ay tatanggapin ko kasi they know what's best din for me and for my career.